contribute. Now, I know you have so many questions, so let's get the ball rolling. In order for us to have an orderly manner for the open forum, just we have a microphone for our media friends. I think, all right, let's just use this microphone, and then you can say your name, what media outlet, and kindly address your question to either Sir Dexter Villamin, or we also have General Eric Paraino, the spokesperson of Bansa. Who wants to go first? Good morning, everyone. Kasi Cruz po lang to klasin natin. And at the same time, DZXL ang ating katipunan every Sunday. Sir, congratulations. Natuwa ako dito sa proyektong ginawa po ninyo. Pero marami pong bagay medyo curious ako. First, sino po ba si Dexter Villamin bago kayo naging CEO ng DV Boer? Second question ko po, ito po bang isang bangka na pinagkakaloob nyo, ilang pamilya po o ilang mangingisda ang makikinabang nito? At kailan nyo to sinimulan? Ilang pamilya na as of today ang nakinabang nito? Okay, isa-isay natin. Kasi yung isang tanong mo, yung unang-unang tanong mo, tatlong araw yan bago mag-alaw. Pero gagawin ko lang na, may sila. Kasi Dexter Villamin po ay isang OFW bago ako naging farmer. Ako po ay nagtrabaho sa bansang Thailand mahigit 7 taon na malagi sa Thailand bilang executive pastry chef. Ano po? Sa akin po pananatili sa Thailand ay natutunan ko po ang kanilang pamumuhay dahil nagtataka ako kung ikukumpara po ang minimum wage ng Thailand sa Pilipinas ay masasabi natin na mas mataas ang minimum wage ng mga Pilipino. Pero ang minimum wage ng Thailand, kahit na sila ay mas mababa ang kanilang minimum wage, ay masasabi natin mas masaya ang kanilang pamumuhay at di habang na mas mababa ang criminality rate sa kanila. Mas mababa ang crime rate sa kanila. Considering the fact that they are not Christian or they don't believe in God because they are Buddhist, magtataka ka dahil bakit mas mataas ang crime rate dito? Well, in our country where we profess that we are Christians, we go to church every week. Yun, magtataka. So ako yung tataka bakit ganun. So I try to understand kasi ang Thailand, iba yung hindi sila magaling sa English. Ano? So you have to dig deeper to know their culture. At by the way, ako po ay second year high school lamang ang naabot. Kaya wala akong background sa mga bagay-bagay before. So inaalam ko siya first hand. Bakit gano'n? So naiintindihan ko, ang unang-unang money maker ng Thailand ay tourism. No? Tourism is one major economy booster ng Thailand. At yan ay number one sa Southeast Asia in terms of tourism. Sa world yata, number two or number three, if I'm not mistaken. So, because of tourism, sila po, ang kanilang, because of tourism and agriculture combined, ang kanilang unemployment rate ngayon ay 0.7% lamang compared to Philippines, which is about 8%. Poverty rate is very low in Thailand. Talagang masasabi mo na ang kanilang pamumuhay ay hindi hamak na naiingit ako eh. So, because doon sa mga beaches na pupuntahan mo sa Thailand, mas marami pa yung turista kaysa sa local people. Eh ako po ay lumaki sa Matabungkay. Ako po ay may tiyahin sa Matabungkay at ang buhay ng mga magdalaga ay talagang alam ko by heart. So, naiingit ako kasi sabi ko, siguro kung ganito kadami ang turista sa Pilipinas, ay sabi ko, mahirapang lumaganap ang mga masasamang gawain dyan. Ano? Kasi siguro, dahil na rin sa kahirapan, dumadami yung mga nagpupunta sa mga maling gawain, kagaya ng droga, kagaya ng mga illegal gambling, kaya yung mga iba't iba masasamang gawain. Ano? Pero sabi ko, kung ganito kaya karami ang tourist namin, palagay ko, lahat ng tao may trabaho, walang tambay. So, in my innocent mind, iniisip ko na paano kaya magagawa yun? Naging complicated na ngayon. Kasi magtataka ka sa Thailand, kahit na maliit ang sweldo mo, you can eat like a king. Pwede mong kainin yung mas masasarap na pagkain, mas magandang quality.
Oo, mura. Because malakas naman sila sa agriculture. Magkatugtog pala yun. Yung tourism and agriculture. Kaya ang Thailand ay number one sa tourism because yung value for money, kung ikaw ay turista ka, yung value for money ay mas mahamak na mas malaki ang value ng pera mo doon kung doon mo gagamitin. Kasi kung gagastos ka ng 10,000 dito, gagastos ka sa ng 10,000 doon, eh napakataas ng quality. Hindi mo, kahit dito, kahit pagbayad ka ng 20,000, hindi mo makakain yung makakain mo doon eh. So, it goes with tourism. Siyempre, mga turista nagbabudget din yan. Oh. Eh, paano kami pumunta dyan? Ito lang budget namin. Eh, dyan, dyan. Pagdating sa hotel, pagdating sa service, pagdating sa pagkain, eh, talo-talo. So, doon na lang pupunta sa Thailand. Kaya, yun po. Doon po nagsimula. Sabi ko, eh, agricultural country ang Pilipinas. Bakit hindi pinalalakas ang agrikultura? Yun na, doon na nagsasara ang napakaraming problema ko. Kaya nadamay na kayo ngayon. So, ayan si TV. So, ako po yung umuwi. Agad-agad ako nagpa siya na mag-set up ako ng farm, yung TV Boer Farm. That was established 5 years ago. At ang layunin ko ay makatulong sa ating bansa para maging successful ang agriculture. Meron kami programa, yung PAIMI program. Kasi hindi naman po ako galing sa isang mayamang pamilya. Ako po yung normal na kusinero lang. No? So, ang ginawa ko, ay nagtayo ako ng farm at itong farm na to nakita ko eventually in the bigger ano kasi sabi ko sa iyo kailangan i-trim down natin. Para pala maging successful ang mga farmers kailangan pala nila ng support. Maraming support kagaya ng sa lupa, yung capital mo sa mga paggawa ng mga houses o sa mga facilities. So in short, naging parang service provider yung farm ko, naging parang service provider ng mga ibang farmers. So you can buy livestock from us. At we are offering in the same time farm services. So pwede kami na mag-alaga ng animals mo. Pag nanganganak, bibili na rin namin sa iyo yung animal. So it became so big. At ngayon nga, we have 100 sub farms nationwide na ginagawa yung same program. Ngayon, as we generate employment, dahil po ngayon ay 1,000 mahigit na po ang empleyado natin sa TV Boer Farm pa lang, sa Leon, Batangas, I saw the need to provide a much affordable lifestyle or cost of living gusto kong mapababa. Kasi kahit minimum lang ang sweldo mo, if I cannot do something about increasing the salary of my people, kasi syempre may budget din tayo dyan, no? What I can do is to lower the cost of living ng aking mga employees. And so, the livelihood program came in, wherein I empower my neighbor, sige mga kapitbahay ko, binigyan ko ng mga alagang baboy, pinagtanim ko ng mais, yung mga hindi ko nakakayang i-employ sa farm. Binigyan ko na lang sila ng mga livelihood programs, swine raising, meron kaming ready-to-lay chicken, meron kaming broiler chicken livelihood program, pinamimigay namin sa kapitbahay, meron kaming ngayong garments, no? Yung mga basic needs ng ating mga kababayan para ang kanilang cost of living ay somehow mapababa natin, ay yung ginawa po namin yan through the help of Magsasaka Incorporated and our own microfinance, DB Boer Microfinance. No? At dyan, nagbigay din tayo ng mga bangka sa ating mga fisher folks para makapag-provide ako ng two things. One is livelihood for the fishermen. Number two is affordable fish for the community, which is karamihan din naman doon ay mga employees ko na. Kasi 1,000 na po yung employees namin sa Leon, Batangas pa lang. So because of this ay naging sustainable po yung programa at ngayon palaki na ng palaki yung ating kumbaga yung ating picture lumalaki na lumalaki kasi nga we saw the need for marine conservation and rehabilitation because yung mga binigyan namin ng bangka nakikita ko yung huli nila meron kaming daily group chat pinapadala nila sa akin yung huli nila ay napaka-unti. No? Minsan 500 lang ang kinikita nila, minsan 1,000. Which is, kung wala yung support ng TV Boer, yung mga benefits na binibigay namin sa kanila, yung mga gasolina, yung mga assistance, SSF bill, they cannot survive.
So, we found out na dyan pala ay talamak na talamak ang dynamite fishing, yung cyanide, at ito nga, yung paglalason ng ating dagat na nire-release ng mga factories na nasa paligid niya. Ano? So, yun po si DV at doon nagmula yung advocacy ko. Ano po yung tanong niyo muli? Yung pong ano, ilang families? Sa mga binigyan niyo po ng ano. Yung mga fishing boats. Ang batang ipinimigay po natin ay nasa 52. 52 boats. So, we have 52 families that are benefiting from that. Super family po yun. One apo, family. Apo. Kung gusto niya isama yung anak niya, pwede na sila sa isang bangka. ngayon, but more to that is, yung nahuhuli na ng isda ay nagbe-benefit naman ng community kasi mula naman namin binibenta sa kanila. So, ayun po. We are scheduled to replicate the program sa Pagbilaw, Quezon. At saka dito sa Maragondon, Cavite. By the way, yung ilan sa recipient natin ng mga boats ay dating mga rebels na sumupunta sa sundalo at nagbalik loob na at ngayon ay nagiging katulong natin sa pangangalaga ng karagatan.